Maluwag? Maluwag? Akala ko maluwag eh. Yo! So, what's up guys? Kumusta po kayong lahat? So, welcome po sa panibagong video natin. Alam ko nami-miss nyo yung mga videos natin about sasakyan. So, ngayon, gagawa tayo ng vlog dito sa Fortuner. Sa mga bago po pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-share sa ating mga videos dyan. So, meron pala tayong ongoing na Oppo A5S giveaway. I-subscribe yung channel ni Morville Nario kasi malapit na siyang mag 1,000 subscribers. Pag nag 1,000 subscribers siya, doon na natin ipaparaffle yung Oppo A5S na cellphone. Okay? Pasensya na kayo, wala masyadong upload kasi pagka-uwi ko dito sa Pilipinas, galing ng Taiwan, nilagnat ako, tapos sobrang init dun sa Taiwan, tapos pag-uwi dito, bumabagyo, diba? Nilagnat ako. So, ang gagawin nating video ngayon ay ibabalik ko yung stock springs ng Fortuner. Okay? Yung nagalagay kasi dyan sa likod ay yung Lovells pa rin. So, ibabalik ko yung stock springs para magka-level ulit yung harapan at saka yung likod. Okay? So, keep on watching. So, ipapakita ko sa inyo, ito yung stock na to. Stock springs na yung nakalagay dito. Tingnan mo yung agwat. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos dito sa likod, ang taas. Dito, makikita nyo. So, Lovells pa yung nakalagay dito. Kaya, ibabalik ko siya sa stock. Nakikita nyo, ang taas ng likod. Ayan, mataas yung likod. Ayan o. Isang dangkal, mataas. Tapos dito sa harapan, kunti lang. Ayan o. So, ibabalik natin siya sa stock. Balik stock! Let's go! Let's go! So, tara! Pupunta muna ako sa auto supply. Susubukan natin kung magkano yung magpakabit sa kanila. Magkano yung labor ng magpakabit ng spring. So dati kasi sa may Mindanao Ave ako kay Sir Francis, kay 110 car base. So medyo malayo, matraffic doon. Subukan natin dito sa may bahay turo, sa may short horn. Kung magkano yung palabor nila. So, may mga magsasabi na naman dyan, o ayan na naman si Joseph, wala na namang magawa sa sasakyan niya. Bumibili ng ano, tapos tatanggili, tapos ibalik yung ano. Well,
Ganun talaga. May panahon talaga na magsasawa ka. Walang forever. Walang forever. Ganun. Marami na naman magsasabi dyan. Binibili mo yan, tapos tatanggalin mo na naman. Ganun. Nakakatawa. Eh, ganun talaga. Darating yung time na magsawa ka sa mga pinapakabit mo sa sasakyan mo. Ano? So, back to stock. Yeah. Back to stock tayo. Back to stock height. Diba? Ang taas kasi nung likod eh. Diba kung maalala nyo? Stock. Pwede, seryoso. Gusto ko talaga magpantay. Nakabit ko pantay yung harap at likod kasi nakapaganon siya eh. Parang nakatuwad. Parang nakatuwad yung Fortuner ko. Yan, so naka Lovells pa siya. Yung blue. Maluwag? Maluwag? Mahala ko maluwag eh. Bigat daw. Ang taba eh. Mas malambot yan. May guma rin ba siya sa baba? Wala. Yung sa ibabaw lang. Yan, so naisalpak na yung stock na spring. Grabe itong Lovells talaga, ang taba. So dito pa ako nagpagawa kay San Lorenzo Tire Supply. Dito lang to sa Road 20. Bahay to Project 8 ata. Hindi ko sure. Ayun, tapos na. Car wash naman. Car wash. So yun guys, tapos na po. Napakabit ko na po yung stock springs. So kailangan natin magpa-car wash ngayon kasi sobrang dumi ni Forty. So car wash muna. Tapos afternoon, uwi na ako ng bahay.
no? Pantay na yung harap at likod. Magka-level na sila. Hindi na nakatuwad. So ayun guys, andito na po ako sa bahay. Okay na, pantay na yung taas ng Fortuner ko sa harap at likod. Alam ko may magtatanong kung bakit ko siya binalik. Ganito kasi yan, nung bago pa itong Fortuner, pinalitan ko siya ng Lovells, yung Lovells na yan. Ang dahilan ko naman, kasi yung stock springs kasi ng Fortuner, pag sinakyan siya ng 5 or 7, lumulubog talaga yung likod. Sobrang lambot ng springs, pero yung ride, mas okay kung i-compare siya sa Lovells. Yung Lovells naman, maganda yung ride kapag kargado ka. Yan, so yun yung pinagkaiba niya. Dahil ako lang naman laging mag-isa dito sa Fortuner ko, ibinalik ko muna yung stock na spring. Yan, kasi medyo natitigasan na rin ako eh. So makikita niyo kasi sa Lovells, napakataba, ang taba nung spring niya, ang taba nung bakal, di ba? Sa stock naman, medyo maliliit lang yung bakal niya, tsaka yung space ng ano niya mas malayo kumpara sa Lovells na mas dikit. Yan, so yan yung dahilan kung bakit ko siya binalik sa stock. Yun lang yung issue doon. Pag mag-isa lang ako, medyo matigas siya. Pag sa stock naman, ang issue naman, pagkargado ka, lumulubog yung likod. So, gumagan-ganon siya, parang pa-take off. Alam ko naman sa mga owner ng Fortuner dyan, pansin na pansin nila yan. So, hindi ko alam sa mga bagong 2019 model ngayon na Fortuner kung binago nila. So, alam ko hindi eh. Kasi may kaibigan ako na bibili sana ng Fortuner. Hindi nila tinuloy, nag-innova na lang sila kasi nung nag-test drive sila, marami silang sumakay. Pansin na pansin nila yung paglubog ng likod. Yan, so lumulubog talaga yung likod sa stock na springs. So, hindi ko alam kung may ginawa na si Toyota na bago para sa issue na yan. So, guys, hanggang dito na lang yung video na to. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. So, yung Oppo A5s giveaway natin, pakisubscribe po yung channel ni Morville Nario para may raffle na natin. At least 1,000 subscribers lang para maibigay na po natin. Okay? Bye!